So hello, what's up guys? This is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. Kung ikaw ay isang solid sangkay na nanonood ngayon, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag Solid Sangkay kasama po ang inyong mga lokasyon. At eto mga sangkay, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, i-click nyo po yung subscribe button sa ibaba. Okay? Makikita nyo po sa baba ng video na to. I-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, ito nga po yung bansang Amerika ay nagbabala po ngayon sa bansang Iran o Persia. At magdideploy di umano mga sangkay na mabigat pang weapon dito sa Asia, mga sangkay, especially doon po sa West Asia. Ayan po, US announces new military deployments in West Asia. Kung saan mga sangkay, doon nangyayari ngayon ang matinding kaguluhan. So ang tanong dito, magdideploy din ba ang Russia ng kanilang mga matitinding gamit pandigma sa West Asia na ngayon mga sangkay, ang bangkerong Amerika na aalyado po mga sangkay nitong Israel, eh magdideploy ng isang new another weapon mga sangkay doon po sa West Asia. At maliban dyan, magkakaroon po ng new military deployments, mga bagong mga sundalo ipapadala daw po sa West Asia. So tingnan po natin ang report. Our top focus will be on right now. The United States of America has announced the deployment of additional military assets to West Asia, including ballistic missile defense destroyers and long-range B-52 bomber aircraft. Yan po mga sangkay yung kanilang i-deploy na mga bagong pandigma dyan sa West Asia. Eh, lalong-lalo na po ang Israel ngayon tumitindi ang pakikipagdigma mga sangkay. Ano na sila ngayon eh? Ang ginagawa po nila, tinutugis na po nila ng tinutugis lahat ng mga kumakalaban sa kanilang mga sangkay, kasi yung nauna nilang kalaban, wala na. Bagsak na. So ito na po yung ginagawa ng Israel ngayon, mga sangkay. Sabi pa nga nila, nung napatumba nila yung pinakamataas na leader ng kanilang naunang kalaban, mga sangkay, eh, sabi po nila, ito na ang simula ng katapusan sa digmaan na ito. Ibig sabihin, nasa part na po sila ng ending. Pero ang problema kasi nila, itong Iran na nagnanais din pong makigulo. Pero may babala po dyan mga sangkay yung Israel eh, just in case gumalaw po itong Iran. It comes as a warning to Iran as it trades tit-for-tat strikes with Israel. Ayan ha, ito daw po ay bilang babala sa Iran. Kasi nakaraan lang mga sangkay, may pronouncement po ang Iran na magsasagawa daw po sila ng kanilang pag-atake. At kung hindi po ako nagkakamali mga sangkay, gagawin daw po yun doon po sa Iraq, papunta daw po doon sa Israel. Kaya ngayon mga sangkay, todo pagbabantay na po pati yung mga sundalo ng Amerika. Kaya yung ano no, yung mga sundalo ng US lagi po talagang busy. Hindi lang sa kanilang bansa, kundi sa labas ng kanilang bansa. Dito sa Pilipinas, ano lang iniintindi natin? West Philippine Sea. Diba? Yun lamang, para lamang po sa atin. Itong militar naman ng Amerika, hindi lamang po sa teritoryo nila, kasi pati yung mga kaalyado nilang bansa, ito yung kanilang inaalalayan. Pentagon spokesperson Major General Pat Ryder said that the U.S. will take every measure to defend American personnel or interest in the region should they be targeted by Iran or its proxies. The new forces, Ryder said, will begin to arrive soon. New forces. Bagong mga mandirigma na naman po ito ng Amerika, eh lalapag na po sa bansang Israel at iba pang mga military base sa West Asia. Malamang sa malamang mga sangkay, kakabahan na naman po dito yung Iran. Pero ang isa pong delikado dito, yung mag-escalate ng mas malala. Going to World War III.
malaking kapahamakan yun, mga sangka, hindi lamang po dyan sa mga bansa na nakapaligid po sa Middle East, kundi po sa buong mundo. Kasi damay-damay po ito eh, Pilipinas. Sino ba yung kaalyado natin? E di yung bansang Amerika, di ba? Meron tayong ugnayan, mga sangkay, sa kanilang militar na anuman pong posibleng mangyayari, magtutulungan ng dalawang bansa. So kung puputok ang ikatlong digmaan, mga sangkay, damay tayo. The announcement comes as the fear of an Iranian retaliation looms over Israel for its October 26th attack. Besides US, Israel has also warned Iran against any retaliation. Forces will be able to reach anywhere in Iran should the need arise, and that's exactly what the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu said yesterday. Grabe, no? Lahat sila nagbabantay. Nagbabantay yung Iran, nagbabantay yung Amerika, nagbabantay yung Israel. Di mo na malaman kung sino talaga yung tunay na gangster dito eh. Yung talaga yung sino yung siga, mga sangkay, kasi lahat sila nagbabantay. This as the country continues to pound Gaza. Gaza's government media office reported that 84 Palestinians, including more than 50 children, were killed in two Israeli attacks. Grabe. On residential buildings in northern Gaza. The Hamas militants continue to be on target. On Friday, the IDF announced the killing of Izz al-Din Kassab, who is one of the last remaining members of Hamas. Grabe, ayan na naman mga sangkay, oh. Head of National Relations ng grupong ito. Pinatumba po mga sangkay ng mga sundalo ng Israel. Politburo still in Gaza. The IDF later released a video which it said showed the airstrike in Khan Yunis that killed Kassab. Well, shifting our focus to Lebanon now, where the health ministry said 52 people have been killed in Israeli strikes on Baalbek Ermel region. Grabe, isa pa to mga sangkay. So, ganyan po ka-busy ngayon yung mga sundalo ng Israel. Kabi-kabila ang mga kalaban po ito, mga sangkay, sa iba't ibang dako ng West Asia. Kung kaya't itong Amerika ay umaalalay, mga sangkay. Pero ngayon ko, sabi ng Prime Minister ng Israel, mga sangkay, kahit wala po yung tulong ng West, kaya daw po nilang lumaban at kaya daw po nilang manalo. Which lies in the country's east. The IDF had not issued evacuation orders before the attack, and that's according to the Lebanon's health ministry. Okay, so ano po ang inyong opinion dyan, mga sangkay? Tingin nyo, itong babala ng Amerika sa Iran at itong pagde-deploy ng mas marami pa mga sundalo sa West Asia, tingin nyo ba matatakot na po dito, mga sangkay, yung bansang Iran? Dahil po sa malaking pwersa na ng Amerika na i-deploy sa kanilang rehiyon. I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion, mga sangkay. Meron po tayong isang YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo na lamang po sa YouTube, mga sangkay. Doon po kasi nag-upload po tayo ng mga content related po sa Bible. So ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.